Magandang gabi po sa inyong lahat. Nakita po ang mga kamay dahil sa ating mga system na ginagawa ngayon sa araw na ito. At least nakita ninyo na talagang ito na ang ating ginagampanan. Magandang umaga po at nang sa iba't ibang bansa. Ngayong araw, talagang nagpapakita muli si Queen para dito sa ating programang pangkalahatan, no? Kasi marami na nangyayari ngayon. Kailangan na natin ang tinatawag na mga programa kung bakit nagkakaroon pa ng mga iba't ibang klaseng support na napunta sa kabila. Alam natin na isa-isa na sila ngayong bumabalik sa atin. Mabuhay, Maharlika Kingdom of God, Lupus Olympia. Mabuhay po ang Sultanato ng Suluan, North Borneo, ng Maguindanao, ng Sultan Kudarat, ng ating mga kababayan, kamaharlikans diyan sa ating SOC Sergeant. Kaya nga, marami po tayong dapat gagawin. Kaya nga, sabi ko sa inyo, matindi ang ating ginagalawan. Kaya nga, dito, nagbo-broadcast tayo, maraming tumatawag at maraming gustong magpapel. Nakikita ninyo, siyempre natural. Marami po tayo ngayon na kailangan ng bigyan ng pagkakataon. Tatlo po ang hinahawakan ni Queen. Okay, ako lang pong mag-isa ha, tandaan ninyo. At siyempre yung kasama ko, yung aking pamangkin para dito. So, lahat tayo, no, gusto ko lang ipakita sa inyo ang innovative ang ginagawa ni Queen para sa inyong lahat. Sana nga po, no, na itong programa natin, no, kasi sila, they are spending millions, talagang kabal ng bayan, para makilala at ipresenta na sila ay karapat-dapat sa pamumuno nitong bayan natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, iisa lang ang ating hinihiling, magpakatao at magserbisyo publiko. Kaya nga sa ating mga ginagalawan, talagang mahirap intindihin ng iba. Marami pang nagtatatawa, marami pang ibig sabihin natin, marami pang nangungutya, namamaliit, tinitingnan tayong ganito. Pero ang hindi nila alam, malayong malayo na ang narating ni Queen Helen Abdurrazzak sa araw na ito, sa kapanganakan ng Lolo Rizal. Makita ninyo, malaki ang ating ginawa sa ngalan ng Encantado, sa ngalan ng Enchanted Kingdom. Talagang sumuporta na ang mga lolo at lola sa kabukiran, sa kapatagan, sa katubigan. Ito yung hindi nila nakita sa atin. Kasi nakatutok lang sila sa physical. The color of the money, yan lang ang gusto nila. Hindi sila nagkakaroon ng tinatawag natin na support na aayon sa voluntariness nila. Kundi yung gusto nila, yung kanila lang. No, yung tinatawag natin na naka-confine lang sila doon sa gusto nila. Hindi sila nag-extend ng pag-unawa sa maralita, sa mas nangangailangan. Katulad niyan ngayon, bakit biglaan ang kanilang pag-outtaking? Kaya nga kanina, di ba, sa preliminary ko, bakit kaya naiwanan ang na-elect na presidente? Usually, president, vice president, iisa yan tinataas ng Korte Suprema or sino mang talagang magbibigay ng power sa kanila. Pero this time, mag-isa nilang ginawaan ng tawag na yung nagkanya-kanya sila. Pero yun ang sinabi ko kanina, pabayaan natin, tumitingin ako sa iyo, tumitingin ako doon, tumitingin ako sa kabila. Yan ngayon si Queen Helen, multifaceted pero nag-iisa sa aking studio. Yan ang hindi ninyo nakikita. Si Queen is an innovator.
resourceful, kahit mag-isa, kayang gampanan ang programa ng buong mundo. Kaya nga, sa aking pananalita sa ngayon, hinihiling ko sa inyo lahat, magtulungan. Dahil nauunahan tayo ng iba't ibang bayan, dahil nga sa ating kapabayaan, marami pa rin kasi ang ayaw maniwala, ayaw sumunod, ayaw sa atin. Kaya nga sabi ko sa kanila, sige lang, pero nasa atin ang pera. Yan ay katotohanan at yan ay mangyayari at yan ang ibig kong sabihin. Kahit magpaganda pa sila doon, kahit magpagarbo sila ng kanilang gusto, nasaan nga ba ang pera para sa sambayanan, para sa maharlika, para sa atin lahat na maralita, na pobre. Kaya nga sabi ko sa kanila lahat, sana nakikinig itong mga opisyalis na talagang nagsasabi noon sa kanilang mga plataporma, gagawin ko lahat para bigyan kayo ng bahay. Mag-contribute kayo. Ay, saan na yung pinormisa ng bawat opisyal? Mabibigay pa kaya nila? Ay, walang pera ang kaban ng bayan. Nagawa na natin yung sistema. Saan sila kukuha ngayon? Saan sila pupunta? Yan ang ibig kong sabihin. Ito ha, talagang inaano ko kayo lahat. Ang pera, wala sa inyo. Nandito kay Queen. Ito, hindi ito biro. Gusto ko lang iparating sa inyo. Gusto ko lang maintindihan ninyo na itong ginagawa ko ay hindi na biro. Nandiyan na iyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, unang-una, talagang nilinlang nyo ang sambayanan. 2009 pa, nagbigay na ako sa inyo ng informasyon that I am here prepared to fix the global crisis, to fix the climate change, to fix itong ating tinatawag na global health crisis na programa ng kabal ng Illuminati. Lahat ito, sinabi ko na sa inyo noon, there is only one queen that is willing to sacrifice more for the sake of humanity. Pero anong ginagawa ninyo? Kayo mismo ang umuurong sulong. Binigyan nyo ng pagkakataon, kaya nga itong sinabi ko, transitory phase to the absolute monarchy, Federal Republic of Lupasog, Maharlika Kingdom of God, Lupasog Empire. Kaya nga isa-isa, nagagawaan natin ng plataforma ang ating divine government. Now, yun nga ang sinasabi ko sa inyo. Paano nangyayari ito? Paano ko nagampanan? Tingnan ninyo magpahanggang ngayon. Meron ba kayong nakita, mga technical staff? Kung paano ko ginagawa ang broadcast ko for almost 9 months, every day. Ayan, nakita na ninyo, face to face tayo ngayon. Hindi ko lang kayo masagot kasi hawak ng kamay ko yung isa. Hawak ng isang kamay ko doon, oh ayan, paano nga yan nag-ooperate. That is how the Queen is resourceful, innovative para sa inyong lahat. At sige, murahin niyo pa ako dyan at ako ay tuwang-tuwa na ngayon dahil sa inyo. Nabibigyan niyo ako ng pagkakataon lalong kuminang sa buong mundo. It is a privilege for me. Kasi hindi na ako natitinag. Noon, ubos-ubos luha ko. Para lang kayo manalo. Ako'y nagpapasalamat, maraming dumarating. Marami kayo na talagang humamak sa Queen. Pero panalo ako. Panalo ako. Dahil hindi ako papayag na matatalo ako ninyo dahil lang sa pera na inangkin ninyo. Ngayon, ibalik nyo yan. Ibig sabihin, lahat kayo, meron kayong kailangan isuli sa kaban ng bayan. This is the divine justice that I am going to implement. Now, you still have to belittle the capacity of the Queen? I hope you understand
that I am guided by God, by Allah. I am saying this again and again to you. Every day, every morning as I wake up, I just have to say, Lord, Ya Allah, you guide me in every word that I utter into this world. Because I know it is not easy to convince you. Do I have still to convince you? You have not seen na nandoon si Queen galing sa hulo. Nagbaybay sa kabukiran, makarating sa Luzon. Hindi ninyo namalayan, paminsan-minsan digla bumabalik doon. Ano nga bang sinasakyan? Ano nga bang ginagawa? Diyan ninyo nakikita ang misteryo ng Diyos Ama, ng Allah. Itong mga broadcast ko, it is clearly broadcasted na naiintindihan ng sambayanan. Kayo, anong ginagawa niyo? You have everything. You are spending millions of dollars, like today, sa outtaking ng Vice President of the country. Remember, I gave you 1 year and 2 months, but it could be lessened, and it could be tomorrow. If God wills it, talagang mangyayari at masasayang lamang ang inyong mga paggawa ng pagsalungat sa katotohanan. Biro ninyo, the agreement has been expired since 2015, ang Carpenter Agreement. Nandiyadyaan ngayon, tinatawag ko sa inyo, nandiyadyaan, natapos na ang Mafilindo. Ngayon ang Malaysia, ha? Pupunta sila sa England. Sino kayang puntahan nila doon? Meron pa kayang haharap sa kanila? Inandito si Queen. My queenship is not mine alone. This is by law of succession. This is not my own choice. This is blessed. This is being given to me by God, by Allah. Kaya nga, sino ako? Yun ang tanong nila palagi. Sino yan? Now I have what you call the new restored country. I was able to move heaven and earth para mabawi natin, ma-recover natin ang atin. Ano yung atin? Kayamanan. Kalupaan. At iyan ang sovereign niya. Kaya kayo mga nagtatatawa, pasensyahan tayo. Sinabi ko diyan sa Tanawan, Batangas, kina Brother Jethro, kina Jason, lahat yan, ilista ninyo. Kasi ngayon, divine justice. This is cleansing. Now, kung papayag kayo, kaya nga nagsabi ako kanina, kay Vice President, diyan lang kayo sa Davao. Kasi pag lumabas kayo, hindi ko na hawak. I am protecting and guarding you. There is a power with Queen that is supported by not an ordinary ones. Iyan ang hindi ninyo alam na si Queen ay nabuhay. Maraming beses namatay. Pinatay! Tandaan nyo yan. Pinatay. We were crawling to our bed. Ang kawawa ang mahal na hari. Dahil nga sa black magic ng kapatid at ng grupo ng claimants. Anong sabi nila? Buhay pa ba yan? Pinuntahan yung mga pamilya namin sa Indanan. So that means they can pay the drug money, the gun running, the shabu funds na illegal activities nila. Kidnap or ransom. Just to kill us. Because they want to continue their evil doings. Yan. Ngayon sa barn, mag-ano tayo? Tinan nyo ha, meron ako dito, meron ako dyan, meron pa ako dyan sa kabila. That's how Queen is multifaceted, just to reach you all. Ibig sabihin, lahat ito ginagampanan ni Queen just to reach you out. Kaya nga natatawa ako kay Raja Mamay. Sabi niya, if only I could be in front of the major TV station, I could speak what I want. Pero ito si Queen, live sa Facebook, live saan?
sa Trimedia, sa YouTube, because I want to reach you all. Gusto kong maramdaman ninyo kung paano mabuhay araw-araw na ginagabayan ng Diyos Ama, na inaalalayan ng Engkantado. Diyan kayo nagkakamali, kayong mga anak na hindi marunong tumanaw. Kung wala si Queen, naubos sana kayo ng COVID, tandaan nyo yan. Queen was the one who really made the step to fight the Illuminati, the Cabals. Giving myself the opportunity to reach you. Pero anong ginagawa nyo? Your continuous defiance made yourself na-expose lalo kayo. Kaya nga, ang tumutulong sa inyo sa iba't ibang bansa, alam nyo ba na galing na yan kay Queen? But Queen is simply saying this way, pabayaan ko kayo. Pero saan kukuha yung nag-ni-negotiate sa inyo? Kay Queen pa rin. This is not, kumbaga hindi ko ginusto ito, pero gusto ko lang iparating sa inyo that Queen has done her assignment in the finance. Ito, financial. Ayan, the Queen of Finance. Kasi marami akong countries na gusto mag-invest dito, isa akin nagtitiwala. So therefore, meron akong kwarta. Meron akong pera to develop our massive infrastructures. Kaya nga ngayon dito ninyo makita kung gaano katibay ang programa ni Queen. This what I'm saying to you. I am not letting you down, my people. I have survived death. Na-survive ko na lahat iyan. Na-survive ko na yung stage ambush. Na-survive ko yung stage na talagang bobombahin ako at ang mga limang bomba sa ilalim ng stage when I was having my event in Kabakan in 2011. Maraming beses na akong ilalagay sa sako at iyan ay hindi ko makalimutan, si Pavilion mismo ang inutusan at may pangalan pa na matataas na tao na nandoon mismo kung saan ako pinlanuhan ilagay sa sako, kasama na ang Sultan ng Maguindanao, kasama na si Raja Mamay. That's how I have done this mission, proving to the world that I have the capacity to survive for the sake of the new generation. I have surpassed everything, all the trials and tribulations. Kaya nga nakikiusap ako sa inyo, itama na ninyo ang mali. Kayong mga Marcos-Marcos na nagpapanggap anak, kapatid, at lahat na lang na Taliano, lahat ng Kirams, tama na. Enough is enough. Kayo ang mananagot. Nilugnok ninyo sa kahirapan ang sambayanan, ang buong Maharlika, nang dahil sa pagkukunwari ninyo at dahil sa inyong pagklamar sa kayamanan. Susunugin natin lahat yung hawak ninyo dahil tapos na. Inayos na yan ng mga lolo. Leave it to them. Maraming buhay ang nawala. Marami kayong kinunan na pera. Kaya nga ako nagsalita na ngayon dahil ang sumpa ay sumpa. Many of you will have to suffer the curse, lalo na yung nagkukuha ng mga yaman sa bunker. Isuli nyo yan. Isuli nyo. Maraming nagsasabi na nakuha na. Kaya nga ako nag-live ngayon. And I am instructed to return it back to the cave or to the bunker, wherever it is, because that is to be accounted for in accordance to where it is being buried and watched by the satellite. Huwag ninyong angkinin ang hindi sa inyo. Ayan ay para sa tao.
Iyan ay para sa sambayanan. Iyan ay dapat natin bigyan ng halaga na yan ang kayamanan kung saan yuyuko ang buong mundo sa lupang pangako. This is the reason why I keep on telling you. I just don't want to expose my face to all the world in every day of my broadcast. But now I am staring at you straight in your eyes that this is Queen Helen Abdurrahjah, Elizabeth III, live na live po. I can do that. Kaya nga minsan, kayo nagbabayad ng multi-million sa major TV station just to be heard ng kasinungalingan ninyo. Here, Queen is working day and night fixing of what you have left behind in destroying the sovereignty, in destroying the land. Kaya nga punong-puno ng bungkal dito, bungkal doon. Nakakakuha kayo, oo, sa mina ninyo. Pero tandaan nyo, may batas. There is always a law to litigate you. Kaya nga ngayon, nakikita na ng buong mundo kung gaano katapang si Queen. Kung gaano siya talagang gumagaya para kalabanin ang kasinungalingan. Truth is truth, and I will stand and put my life into it. I am the bearer of truth. I am a Dominican in and out. Kaya nga yung maliliit na utak na nasumisira sa dignidad, credibility, integridad, professionalism ni Queen. And I told everyone, just list them down. I will not get even with them, but at least they will be the least to benefit the graces that I am preparing for the entire Lupusog. May pera, may grasya. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa kanila na lang ang disgrasya. Kunin na nila. This is how we are being given all the chances to live in peace and harmony or to live in chaos. Kaya yan, marami dyan nagsasabi, sa kanila na lang. Kaya nga, dito nakikita ninyo, ha? Kaya nga, isa-isahin natin. Kung gusto ninyong mabuhay na naaayon doon sa iniwan ng ating mga lolo, magpakumbaba kayo. Matuto kayong rumispeto ng matatanda. Nung mga taong meron talagang nagawa sa sambayanan. This time, I am telling everyone, I have done my job and my job is documented, sealed, verified, cleared. Kaya nga, lugi ko pa rin kayo. Kayo, ikot ng ikot kung sinong bibili ng commodities ninyo, kung sino ang gagalaw at ang kawawa, ang financier. Tama na ang pag-finance ninyo. Tama na lahat yan. Kasi wala kayong makukuha. Sinabi ko na nga sa inyo, sarado ang system. At ang bangko, may naka-assign dyan. Pagpasok nyo pa lang, alam na namin kung sino ang karapat dapat. Queen is guided ever since by the elders of China, the elders of Malaysia, the elders of Lupusog, and the elders of Maharlika, Kingdom of God. Saan kayo ngayon pupunta? Kaya nga sabi ko, tama na! Tama na! Kawawa yung mga taong kinukunan ninyo ng pera dahil lahat ng account na iyan ay wala na. Magkakaroon lang kayo ng pera kapag pumunta kayo sa taong pinagbilinan. Nandito ako, tutulungan ko kayo kung saan ko kayo dadalhin. That is the real essence of this divine implementation. Kung kayo naging keeper, pumunta na kayo. How?
binigay ko na yung telepono ko sa inyo. Anong gusto pa ninyong password? Nandito ako. Iyan isang bagay kung kayo ay matinik. It is not my will, but this is the will of God, of Allah. In the literal forms, pasalamat kayo na nagtrabaho ako para sa inyo. This is the main reason that each and everyone is really trying their best to pull me down, to destroy my morals. Nananabla na lang sila eh. Ngayon nasaan ang barn? Marami kayong sagutin sa mga nagbigay sa inyo ng pera. Itinakbo nyo na lang. Hindi nyo naman sinuportahan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung merong mas maro pa, pumunta kayo sa mas maro na tao. Kasi sila-sila lang yan, nagsasama-sama. Kaya nga dito nakikita natin, each and every one of you are trying their best to find a way. Kaya nga, lahat kayo gumagalaw sa kagustuhan ninyo. Merong strict, the rule of law shall be implemented. This is the main reason why Queen is very strict nowadays, trying to guide you. Rectificatory form of government. Hindi ako may gawa niyan. That is the law of the sovereignty. That is Royal Decree 106, 107, divine government, divine law. And it is already submitted to our elders. Do you want me to do something more? Para maintindihan ninyo, ito ay hindi basta ni ginagawa, kundi para sa lahat. Nakikita ninyo, lahat itong ginagalawan ko ay para sa lahat. Every day, I have so many things coming up. Do I have still to proclaim and tell you what I am doing for humanity? Yun lang nakikita ninyo. Pero pasalamat ako sa iba't ibang bansa na nakaka-recognize ng trabaho ni Queen. Pero kayong masyadong marangungutya, masyadong mapaghusga, mararamdaman nyo rin pag nandyan na yung grasya, dahil alam din namin kung sino kayo. That is the reason. That means mapalad yung naniwala sa mission na ito. Mapalad yung sumusuporta. Kaya nga itong ating peace and prosperity against poverty and depression is a barangay base. Ibig sabihin lahat yan, ginagawaan natin na magandang sistema. Malaki ang ating pondo para sa implementasyon dahil barangay based po iyan. Nonetheless, ayaw nyo pa rin tumanggap. Ayaw nyo pa rin magpatalo. Pero sige lang, sabi ko nga sa inyo, lahat ito may hangganan. Pero si Queen, umpisa pa lang ang kasaganaan. It will happen. You cannot stop. This is God's program. This is divine action plan. Kaya nga kayong mga espiritual na talagang sa pusod ng Malacañang, nakuha ba ninyo? Nakapagpalabas ba kayo? Nagpunta kayo sa iba't ibang bansa? Nakuha niyo ba yung para sa inyo? Wala pa rin. Ngayon, nagsabi na ako sa inyo, sama-sama tayo. Paano? This is a unification ng lahat ng mga pinagbilinan. Kaya nga, meron tayong gagawin ilang araw na lang. Malapit na ang pagsama-sama ng Marcos, Kiram, Taliano. Ipunin ko kayo. Only Helen can do it. Dahil si Helen, may pruwe ba? Pero kung ayaw ninyong magpatulong, nasa inyo iyan. Sinabi ko nga sa inyo, Queen is innovative. Queen is resourceful. Queen is legit
legitimacy process ang ginagawa ko. And the world will not refuse me because I am the queen. My queenship is not mine. There is behind me, there is beside me, there is in the left, there is in front of me. That is queen. Kung nakikita niyo lang yung butas ng ilong na sinabi ni Pabilyon, halubla, maganda naman yata ang ilong ko sa iyo, Rodrigo Pabilyon. Anong nangyari ngayon sa iyo? Ikaw kasama sa Sabah standoff, Sambuanga standoff, 44 Sapman sacrifice, Marawi siege, at ang huli, ang Paglas standoff. Saan ko kayo ilagay? You have proof. Meron kaming pruweba. Kaya nga, napakasakit. Kung sino yung mamamatay tao, yun pang sinusuportahan. Bakit hindi nalilitis ang bomb? Isila yung gumawa. Nasaba standoff? Sambanga standoff? Bakit kaya? Birds of the same feather flocks together. That is how they are. Opa, paborito ko si Secretary Galvez. Si Secretary Anyo. IATF. DOH. Because there is a command of responsibility. And who is the head of state? The president. Kaya ang ginawa nila ngayon, in 11 days, kaya ako nag-live ngayon, dahil imino-mobilize ko ang papo. You should be alert. Because in 11 days, there is a strong report in me. They will do something. How? I will always pray for the safety and security of every civilian na hindi masama sa inyong kalokohan. Huwag ninyong gamitin ang pahiram na power sa inyo. Never use it against the entire sovereign people. Wala na nga kayong power. Pinahiraman ko lang kayo. Because yun ang naaayon sa testamento na ibinigay ko sa inyo. 1 year and 2 months. In fact, hindi ako umaalis sa 2 months, napapansin nyo? September 16 to 2022 to September 16, 2023 is rectificatory form of government. Kung ako sa inyo, tulungan nyo na ako mag-transcend, mag-transform into absolute monarchy, which I declared together with the Raja, sealed and vouched by the living witness and the Incan spirit and the 7 Makdum, the transitory to absolute monarchy. If I am you, officials of the government, of the military, mas matindi po yan. Kaya galit kayo sa martial law. Pero papano ko malinis ang sambayanan kung kayo na lang palagi ang masunod? Kung kayo na lang palagi ang bibigyan ng pabor? Ginawa ninyong private property ang bawat territory na sinasakupan ninyo. Kaya nga sinabi ko sa inyo, now that the Duterte declared outtaking, dyan lang kayo sa Davao. Di ba yun ang gusto ninyo? Davao. Dyan lang muna kayo. This is not me talking. There is a power behind the queen. Kaya nga lahat kayo, kayong nagtatanong, bakit ganyan si queen? Minamanduan ang military. Minamanduan ang gobyerno. It is because queen has a special authority given by our forefathers. I can smile with all the graciousness because I have surpassed the trials, the tests para makaupo ako sa kinauupuan ko sa ngayon.
you cannot refute, dispute, contest my status. Because this is coming from Him, from God, from Allah. Kung kayo ay naging makatao, mapagpatawad, mapag-unawa, na kahit minsan, sampal na talagang inaabot ko, masyado ng below the belt ang atake ninyo, nakikita ko kaya yan. Pero okay pa rin. Dahil pag tinitingnan ko yung mga mukha ninyo, bwa-ha-ha-ha-ha, ganun ang mga pananalita. That means mga anak kayo, ni ganito. Because you could do that. Today is Father's Day. Happy Father's Day sa lahat. Talagang alam ko na nandiyadyaan yung ating mga tatay. No, ang ating mga kapatid na naging tatay na. Happy Father's Day po. At happy birthday po kay Lolo Rizal, kay Lolo Pepe, na alam ko nandiyan kayo. Palaging naggagabay kay Queen at saka kay King at sa lahat ng gumaganap sa panahon na ito. At least you could see. I can pronounce, I can proclaim, I could tell the whole world, I could declare that Ligwas and Mars is ours. It's not belonging to anybody else. It's not belonging to the government. It is belonging to the monarchy. That is why I am implementing the absolute monarchy of Maharlika, Kingdom of God, Lupusog Empire. As I told you, completos ricados, meron tayong gobyerno, the royal government, meron tayong military, royal armed forces natin, na yan ay inaayos ng ating Ministry of Defense, si General Omar Richard Pilota, our Minister of Defense, ang ating mga armed forces sa hanay ng mga different sultan. Sultan Kayulawan Pandala Pasandalan, congratulations, nandiyan ka lang sa ating kalupaan. Congratulations at inayos mo talaga ang ating Ligwasan Mars. At ako'y nagpapasalamat na hindi mo pinabayaan iyan. Sa hirap at ginawa, pinapapatay, sinusunog yung kahirian, yung ating mga pawid na palasyo. Pero papalitan ko po yan ng napakagandang palasyo dahil alam ko, kaya ko kayong bigyan na aayon sa kailangan bilang isang sultan. Congratulations din sa iyo, Sultan Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdurrajak Sharif Al-Sultan Gamar bin Abdul Gafar Jamalul Kiram III. Nanalo ka? Talo ang kapatid mo! Kaya nga sabi ko doon sa nagsasabi na may kambal si Raja Mamay, sabi ko huliin nyo! Kapatid iyan na umangkin ng pangalan niya. Kaya nga kanina sinabi ni Raja Mamay, Senator Pacquiao, nandiyan daw sa iyo, tama ba? Lahat kayong matataas, nakalibre ng politika, harboring criminals. Di ba yan ang bagman ng Sabastandok? Sambongastandok? Yet, you embrace him. Alam naman ninyo na hindi yan si Mamay. Pero, that is the crime of conspiracy. Malaking kasalanan po yan, politika. Mga edukado na ganon because of money. Ako ngayon ang magsalita sa inyo. You have put your education, your intellectualism, dahil sa rationalization, na patayin lang ang kapatid para kayo ang manalo. If you could have seen Raja Mamay crawling, pero anong sinabi ko kung nabuhay ko noon sa ngalan ng Diyos Ama, si Paas Gali sa Hiburasad, na nagingi ako ng extension for 5 years until he died peacefully just 3 weeks ago. I asked Raja Mamay to fight. God will never abandon you. That's how we are.
ganyan katindi ang aming trabaho. Ganyan kaganda ang aming ginagawa. Kaya nga dito nakikita ninyo, it is not easy, but it is a way that we have been doing our job specifically for the salvation of the poor. Maraming tumatawag, ha? Hindi lamang sa Facebook. As you can see, Queen has already given the personal line for you to understand that you need to surrender all kung ano yung hinahawakan para mabasbasan. Hindi sa akin nga, sa lola, kay Black Fatima. Kayong mga umangkin yan, tama na. Kayong mga taliwas na mga anak sa anak, tama na. Itong programa natin, the Peace, Defense, Economic Development, Healthcare and Learning Program and Renewable Energy, yan ay isang roadmap for the implementation of peace and prosperity. Di ba napakaganda? Meron na kayong susundin, barangay base, at meron tayong pera na paghati-hatian sa bawat isa. Wala ng korupsyon, binabawal ni Queen ang korupsyon. Ngayon masabi niyo pa na walang pera si Queen, pinaghandaan iyan. At iyan ay bibigay kahit papano. Magkaisa lang. Sumuko lang sa katotohanan. At huwag nang bigyan ng pasakit si Queen. Pero sa bagay, eto, pumayat si Queen. Pumuti na ang mga puhok sa kakaisip kung paano solusyonan ang sigalot na ginawa ninyo. And I thank the Lord, I thank Allah for giving me the strength, the perseverance, the patience to stand tall into the world. Kaya nga sabi ko sa inyo, mahirap minsan intindihin pagkagising sa broadcast natin ng 2 o'clock, tuloy-tuloy na yan. Hanggang 12 o'clock ulit. Ilang oras lang tulog ni Queen? Just imagine that. Kayo nag-aantay, nagagalit pa kayo. Diyos ko po, biro mo, sabihan ako, totoo ba yan? Tama ba yan? Research. Dapat kayo marunong gumawa ng inyong assignment. Kaya nga yung mga inutusan ko last time, pinaybor ko, pinakiusapan ko dalhin sa PMS ang testamento. Anong sinabi? Eh, pare-pareho lang. Eh, bakit hindi naman binasa ni Duterte yung kanyang papel? Tingnan nyo yan. Kayo mismo, bibigyan, tatawagin ko kayo sa harap ni Rodrigo Roa Duterte. Kung buhay pa. Minabi ko nga sa inyo, there are mysteries in this governance. Kaya nga, ibig sabihin, lahat ito talagang makikita ninyo. Si Biswari, bakit ninyo ini-insist ang patay? Pag dumating yung panahon, ito lang, oh, fingerprints lang, ito ang magpapatunay kung yan si Maas o hindi. Marami kayong kasalanan in contributory process dito sa pag-agaw sa kalupaan. Mismo ang pagsuporta ninyo sa BARM is already a criminal act. Why? Tapos na ang agrimento. Kaya nga ginamit ninyo si Alnas at por Diyos, por Santo, kinuha niyo pa yung pangalan ng hari. Kambal ko, no? Kambal, ha? Sabi ko nga sa kanila, hulihin niyo at yan ang pakantahin ko. Pag kumanta yan, anong mangyari sa inyo? Dikulong kayo lahat. Kayong kumukup sa kanya, kayo yung nagbigay ng pera, Brunei, Johor, Malaysia. Sinabi ko na sa inyo noon, babalikan ko kayo. Kasi maraming namatay, ah. Lalo na sa Sambuanga Standoff. I was there. In Sabah Standoff, I was there with the Raja. Marawi Seeds, nandoon kami sa Jensen. Pumunta kami saan? Kaya hindi nyo kami masisisi kung bakit kami matapang in defense sa inyo lahat.
Kaya nga nakikita na ninyo kung gaano kami katapang. This is not our way of doing it. This is God's way. Kasi kung hindi kami sumusunod sa kagustuhan niya, matagal na kami nakauwi sa libingan. Pero sa ngayon, tingnan ninyo, grabe, ninakaw niyo na lahat ang aming pagkatao. Para sa ano? Sa pera? Na hindi niyo naman nakuha. Dahil merong validator. Merong nag-check ng lahat. Pero isuli niyo na lang yung dapat ninyong isulihan, makiusap si Quinn. Kesa naman makulong kayo. Hindi ito sabi-sabi. Ito ay may dahilan. Ito ay may rason. Kaya nga, tandaan nyo lang po, Peace, Defense, Economic Development, Healthcare and Learning Program. Wala yan ang gobyerno. Si OPAP, napunta lang yan sa IATF ngayon na nag-implementa ng COVID-19. First and foremost, I recommended stop the lockdown, lift the restriction, and stop the COVID-19. Lahat po yan. Kailangan nang itama ang mali. Ang pagkakamali ay hindi dapat dagdagan ng isa pang pagkakamali. Dito ninyo makita, si Queen is operating in the most practical, tangible, specific way of the mission. Kaso lang, talagang close ang mind ninyo. Ayaw ninyong tanggapin na si Queen ito. Kaya kayo nakakaproblema ng gusto dahil sa pagsuporta ninyo ng mali. Kayong nagsasabi na nangulekta si Bongbong Marcos, na nagpromise si Bongbong magmumudmud ng pera, tingnan nyo mabuti kung sino may sabi niyan, ha? Kasi na-verify ko na yan. Kayong mga nagmumuha ng pera, ginagamit si Bongbong, tama na. Tama na. Si Queen ngayon ang magbibigay sa inyo ng hustisya. Lahat na nangungulekta sa ngalan ng Taliano, ng Kiram, ng Marcos, tama na. You can never get anything maski sino sa inyo. Wala. Wala. At wala. Sinira ninyo ang imahin ng Marcos. Sinira ninyo ang pagkatao ng Aquino. Dalawa na, ha? Tandaan nyo. Kasi itong naglalaban. Merong puwersa na pinag-away, magpinsan iyan. Magpipinsan sila ni Apo Enrile, ni Apo Ramos, ni Apo Ver. Lahat iyan magpipinsan ni Aquino. Pero nang dahil sa politiko, pinag-aaway ninyo bawat kampo. O ngayon, anong ginawa ni Queen? Because our forefathers were the one who gives authority, who gave authority to the government of the Philippines, of Malaysia, of Indonesia, Singapore, Brunei, and even to Buckingham. Ngayon, anong ginawa ni Queen? Para hindi kayo mag-away. Mag-usap tayo. Hanay sa hanay. Kaya nga, di ba, sinabi ko kay Robin Padilla, kunti pa lang ang kanyang kaalaman, pero umarangkada siya. Diyan ka masisira. Kunti pa lang, huwag kang masyado maging arrogante. Dahil ang politika, it could give you a good leadership or a bad leadership. We are trying to tell you, once you are being given the power and authority, use it properly. Dapat yun ang ginagawa ninyo, hindi yung kauupo nyo lang, masyado na kayong nagbigay all-out support. Sirain ninyo. Ni hindi nyo pa nga nakita kung ano yung dapat ninyong gawin, iumarangkada na kayo. Walang federal revolutionary government na mangyari
dahil nandito si Queen at ang implementation is federal, Republic of Lupasog, and absolute monarchy. This is the power that God has given me and I will fight for it. Because how? This is the Federation of Monarchy. Sinong nagkukontrol ng Ligwasan Mars? Kayo ba? That is the Raja Sulaiman Sultan. That is my brother. Sultan Kayulawan Pandala Pasandalan Raja Sulaiman. Kung saan? Completos Ricardos, lahat ng MNLF, MILF, BIFF, lahat ng armadong grupo, inipon ko yan sa ngalan ng Raja Sulaiman Peacekeeping Group, Special Security Forces, Royal Armed Forces. Just imagine that. Araw-gabi, ha? Bago namatay ang isang chief of staff ng MNLF. Pinoy Sun yun. Anong sinabi niya sa akin? Queen, wag na wag mong ibenta ang Ligwasan. Even Baymoniera Pendaton told me, wag mong ibenta ang Ligwasan Mars. Pinaglalaban ng mga kalululuhan, binantayan ng inkantado. Pero kayo, sinasabutahin ninyo at inari ninyo ang hindi ninyo pag-aari. That is for the entire people of Maharlika, of Lupasog Empire. Kaya nga nagdidera ang lahat. That is a huge deposit. Iyan yung makina ng buong mundo, ang Ligwasan Mars. Pag nakapasok kayo dyan, nandyan yung pinakamalaki na ipo-ipo. Iyan ang makina na gumagawa ng oil, ng gold, ng gaas, ng deuterium, at lahat ng minerals sa buong mundo. Dahil yung ugat niyan is papunta ng Saudi Arabia, papunta ng Kuwait, papunta ng Borneo, ng Sabah, ng Batangas. Kaya nga nag-i-illegal piping sila eh. Biro mo yung mayaman yung mga yan. Pero tayo, isang kahig, isang tuka. Dahil sa kagagawan nila. Hindi ba ninyo iniintindi din na kumakalam din ang aming sikmura? Naintindihan nyo rin ba kung gaano kabigat yan? Mabuhay ng walang kinakain? Itong COVID lang, I could explain to you. Ang mayayaman na buhay ng marangya, nagbakasyon lang sila. Pero tayong inipit ng IATF, ng DOH, tayo ang nagbigay ng pera sa kanila dahil tayo ang pinabayad. Magkano kaya yan ang sinisingil nila sa ating swab test? Lahat ng test na yan? Di ba tayong mga pobre? Pero sila, wala man yan. Papel lang, bayad lang, ganyan lang naman yan eh. Di ba masakit? That is conspiracy. Lahat ng ginawa nila during the war, during ditong COVID-19, sila ang may privilehiyo. They can fly with their private jet, with their chopper, with their private jet. Pero ang pobre na mamatay sa gutom, dahil na stranded sa pier, sa terminal. Marami po kayong sagutin, marami kayong dapat bayaran nang dahil sa ginawa ninyo. Sinakyan ninyo ang programa ng kabal. Kaya number one recommendation ko sa bagong uupo, itama ninyo ang mali. Sunugin na ninyo yung mga accounts, mga Xerox na yan, lalo na yan sa ilalim ng Showmark, sa Cubao, na mamatay na kayo nang dahil sa kaiisip ng trilyon-trilyon na iyan. May-ari ng bunker na iyan na hindi naman sa inyo. All of you keepers, go into one
and we will restructure. Bibigyan namin kayo ng bagong agrimento. Kaya nga yung mga nagnakaw, pagbabayaran ninyo. May curse po yan eh. Napapansin ninyo? Merong hiwaga sa bawat ginto na nakukuha ninyo. Dito nakikita sa lahat. Akala ninyo ganun lang kasimple ang ginawa ni Queen? Itong ginawa ni Queen, talagang punong-puno ng sakripisyo. Hinamak, inapakan, niyurakan, lahat na lang ginawa ninyo kay Queen. Si Queen maraming utang. Pero inaakusahan pa ninyong scammer na kayo ang scammer. Kayo yung kumukuha dahil binabato nyo sa amin ang ginagawa ninyo. Dahil ayaw ninyo mag-stop at nawalan kayo ng negosyo nang dahil sa pagpapa-ID ninyo, dahil sa pagkuha ng malalaking pera in exchange for the 5 million, 10 million na makukuha ninyo. Wala nga kayong makuha eh, kahit sino sa inyo. Ako, I could put my life into it na walang makakakuha ni isa sa inyo except yung binasbasan at binigyan ng pagkakataon ng matatanda. This is the main reason why Queen is fighting na tama na, itama na natin. Dahil mamamatay na lang kayo sa hirap, naubusan na kayo ng pera, kawawa yung financier. Sinasanla na lahat. Oo, ako may utang. At naaawa din ako doon at sinisingil ako. Pero anong sinasabi ko? Give me a little time. Unlike sa inyo, binabaliwala ninyo. Nagtatago kayo. Pero ako, taas noo ko sinasabi sa kanila. Meron akong ginagawa. Nagkaroon lang ng pandemic. Ngayon dumating na yung mga kasama ko galing China. Pero nandoon sila sa Davao. Lahat ito nabibisto. Kaya nga sabi ko sa inyo, Queen is very diplomatic, civil, kahit alam ko na kung saan sila. Let them do whatever they want, provided that my project is my project. This is the reason why lahat kayo, iniisa-isa ni Queen. Ngayon, masabi niyo pa ba na naglolokohan tayo? May plataforma si Queen. He is with the royal family of China. She is, rather, with the lolo in China. Pero yung mga nagsabi na sila, namatay na lang ang kakaed. Ngayon, nasaan na sila, yung mga kasama? Kayo ang magmamana. Dahil hindi nyo pa isinusuli yung account na ninakaw na ninyo, ha? Grabe, grabe. Nang dahil sa account, naging reyna kayo. Ay, abawgin. Kaluoy man in town. Kanawabalan ninyo. Akig-akigig ka mo sa akon, kay Ilongga ko. Pero wala ka mo kabalo. Naayos ko tana ang buong Negros, ang buong Iloilo, ang buong Panay Island. Maski wala ako, dira. Kay ginpagiho ko ang amon pamilya. Congratulations sa inyo, Dato Elimer Dimitrias ng Alpha Omega. Lahat kayo, Alpha Omega International Development Foundation, mula Apari, pababa ng Baguio, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bataan, Valdez, Bulacan. Congratulations po sa inyo. Kasi alam ko, naparating na rin ang inaantay natin. Sana nga, bukas makalawa, makarating na yung isang kapatid natin mula Amerika. Dito natin makikita. Sino nga bang sasaklolo sa atin? Di ba pamilya rin? Kaya nga, pag nananahimik si Queen, marami ang ginagawa. Dito nakikita ninyo, hanap kayo ng hanap kung saan si Queen. Ang hindi nyo alam, nasa tabi-tabi lang. Ang totoo, sumasakay sa tren. Ang totoo, naglalakad. Ang totoo, sumasakay sa bus. Pero kayo, Diyos ko po,
with all the grandiosity, kailangan naka-aeroplano, kailangan naka-kurbata, pero ang totoong mga anak ng Diyos Ama, naglalakad sa kalye. This is how we are. This is how we were trained. Kaya nga sana po, maintindihan ninyo, lahat kami na talagang pinaaral, inis-is, dinevelop from top to the bottom in every brain cell kailangan gamitin para sa serbisyo ng sangkatauhan. Now you have seen me, I can speak even the whole night through. But as I say, I'm just giving you an assurance that whatever they are doing, may ginagampanan na role si Queen on the side of the absolute monarchy. Kaya dito ninyo makita, maglaro man sila, makapaglaro pa kaya sila na ngayon inahanting na yung kapatid ni Radja Mamay, nakakuntsaba ninyo? The Vow Group. Ngayon makita ninyo, lahat kayong nandiyan dyan. You can just imagine how it is to be hunted this time. Akala ninyo kasi, matatablan nyo kami para tuluyan na kayong makuha, biro mo identity namin, ginamit ninyo para lang makuha ninyo ang pera. Isuli nyo na lang yan, ha? Hindi man yan para sa akin, para yan sa sangkatauhan. Kaya nga masakit lamang eh, nadidelay yung aking programa. Pero nonetheless, I still have to thank you. Ako ngayon, sabi ko nga kay Baradja Mamay, pabayaan nyo sila. Dahil merong judge sa taas. Merong sovereign judge lilitis sa kanila. Merong Diyos Ama. Merong Allah. Merong Buddha na lolo natin magbigay ng magandang programa ng hustisya sa kanila. The divine implementation is going to be here now. Bumaba na sa lupa. Kaya nga, wag na wag ninyong ibenta ang hindi sa inyo. Return the gold to the cave, to where you have taken it, or surrender it to the proper hands. Kung hindi, angkan sa angkan ninyo ang magmamana ng sumpa. I have really told you a long time ago, Queen is warning you, not because I want it again, it's because for your own sake, have it back before it is too late. Ipapaano yung nakabenta na? Eh di mananagot sila. Kaya nga nakita ninyo, ilang pamilya ang nalalagas. Dahil hindi atin yan, sa inkantado yan. Merong bantay, bawat ginto, bawat perlas na inaangkin ninyo at tinatransport ninyo sa ibang countries. Yan, inuutusan ko ang ating Ministry of Recovery to recover all the assets. Ang ating Ministry of Finance to help recover the wealth and assets of the Maharlika Kingdom of God, Lupasog Empire. Alam ko na masaya kayo. Hindi ko lang nababasa lahat ng comments niyo for now. Pero this is almost 1 hour that you have seen that Queen can speak even how many hours just to let you see the substance of this mission. The first and foremost why I exist, because I am destined to be a queen. And now your queen has done the assignment given by God, by Allah. That is the resolution of the global finance, the resolution of the climate change, and the resolution of the health crisis
patapos na po yan. Tapos na ang giyera sa Ukraine at sa Russia. Tapos na rin ang COVID-19. Tapos na rin ang paghari-harian ng politika at militar. Tapos na rin ang mga nagkaklamar. Tapos na rin ang mga reyna at hari na gusto pang magproklama. Gawin niyo lang po, at dahil merong nakaabang na selda sa inyo. Dito ninyo makita, ang gusto lang ni Queen, itama ang dapat itama. Yan ang mga sistema na dapat ninyong gawin. Because the freedom of choice, freedom of religion, freedom of speech, but no one is above the law, is the main reason that King and Queen had made this mission. That means we want you to live in peace, in prosperity. We want you to be attuned with the Creator, with God Allah, the holiness of life. Kaya nga kayong mga masasamang bibig, pinagdadasal ko na sana mahugasan na ninyo ang dila ninyo. We are now on the divine rule, and divine justice is being implemented. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Naway na sa mabuti kayong kalagayan at kayo ay nag-enjoy sa aking programa na live sa buong mundo. Maraming salamat. Masalam. Bye-bye. God bless everyone. God bless the whole world. God bless. Ito ang ibig kong sabihin. Magandang umaga po sa inyong lahat.